Iba't iba ang disenyo ng mga bahay sa mundo. Marami sa kanila ay sobrang hindi pangkaraniwan at talaga namang nakakamangha. Ito ang ilan sa mga bahay na merong unique na disenyo. Floating house. Maraming mga bahay ay merong swimming pool. Pero pag nakatira ka sa bahay na to, dagat mismo ang pwede mong gawing swimming pool. Isa itong buoyant house na ang pangalan ay Floating Seahorse. Ang master bedroom nito ay nasa lower floor sa baba ng tubig. Kaya kung matutulog ka dito, pagising mo ay mga isda ang makikita mo. Kahit habang naliligo ka, ay pwede mong pagmasdan ng sea life. Pagakyat mo naman sa first floor, napakagandang views ang bubungad sa'yo. Dalawa ang outer decks ng bahay na to, isa sa water level at isa sa second floor. Meron din itong artificial coral reef na tutulong sa pag-nurture ng endangered seahorse population. Mahigit 60 ng ganitong klase ng bahay ang nabebenta at kung gusto mo ring bumili, makakakuha ka nito para sa halagang 135 million pesos. River House. Ang bahay na ito ang isa sa mga pinaka-pinipicturan na bahay sa Serbia at hindi na nakapagtataka kung bakit. Nakatayo kasi ito sa isang bato sa taas ng rumaragasang ilog. Merong magandang dahilan kung bakit nila tinayo ang bahay dito. Ang bato kasi ay ginagamit ng mga swimmer bilang resting place pag lumalangoy sila papunta sa kabilang gilid ng ilog. Kaso, sa summer, umiinit ng sobra ang bato. Kaya naman, nakapagdesisyon sila na gumawa ng bahay sa bato. Maraming beses na rin nasira ang bahay, pero palagi nila itong nire-rebuild. Underground house. Maraming mga dahilan kung bakit gumagawa ng bahay sa ilalim ng lupa. Protektado ito sa mga dilubyo tulad ng tornado. Tahimik sa loob nito, kaya masarap mag-relax. At depende sa lugar, maaaring mas maganda ang temperatura sa ilalim ng lupa kesa sa taas. Kaya naman, hindi nakakapagtaka na maraming mga tao ang gumagawa ng bahay underground. Tulad na lang itong mansyon sa Perdu, na sa labas ay mukhang isang maliit na bahay lang na mayroong garden sa likod. Pero, may tinatago pala itong malahotel na tahanan sa ilalim na may swimming pool pa. 3 floors ang bahay kasama na ang ground floor. Dahil nasa underground ito, mas stable ang environment, hindi pa bago-bago ang temperature at tahimik sa loob. Kahit nasa ilalim ito ng lupa, nakakapasok pa rin ang sunlight dito sa pamamagitan ng salamin sa garden. At dahil hindi magtatayo ng bahay sa bakuran, pwede nila itong pagtaniman ng mga halaman, kaya makakatulong pa ito sa kalikasan. Skateboard house. Ang buong bahay na to ay dinisenyo para pag-skateboardan. Pwedeng mag-skateboard sa pader dahil curved ito. Pati ang mga upuan ay pwedeng pag-skateboardan. Kaya naman, hindi nakakagulat na ang client at visionary ng proyektong ito ay si Pierre Andre Senizerges, isang world champion ng pag-i-skateboard. Stone house. 4 na malaking bato ang nagsilbing pundasyon ng bahay na ito. 2 years itong ginawa. Sa una ay ginamit lang itong holiday destination ng mga may-ari. Ngayon ay isa na itong museum at tourist attraction. Northern Lights House. Ang bahay na to ay parte ng Arctic Hideaway, isang hotel na matatagpuan sa isang liblib na isla malapit sa dalampasigan ng Norway. Nakakamangha ang bahay na ito dahil pag nagstay ka dito, meron kang isang napakagandang view ng Aurora Borealis na kilala rin bilang The Northern Lights. Transparent House. Ito naman ay isang see-through house sa Japan. Kung titignan mo, sa halip na pader, salamin ang nasa gilid ng bahay. Kaya naman, kung sino man ang titira dito, ay walang privacy. Pero, parang madali lang naman solusyonan ang problemang ito. Kailangan lang ay maglagay ng mga kurtina sa mga salamin. Bukod sa pagiging see-through, hindi pangkaraniwan ang disenyo nito dahil hinalintulad ito sa isang puno. Ayon sa naggawa, konektado ang buong bahay
katulad ng isang puno. Solar house. Dinisenyo ang bahay na ito bilang isang higanteng three-dimensional sundial. Nakaposisyon ito na takpan ng sunlight pag summer para hindi uminit sa loob. Pag winter, fall at spring naman, nakakapasok ang sunlight dahil mas mababa ang posisyon nito sa kalangitan, kaya mas iinit ang bahay.